Heto na! Yun! Heto na! Magandang araw sa inyo lahat. Ako nga pala si Boss Bright Saligay at nagbabalik tayo dito sa aking channel. At mag-review tayo ngayon ng isa na namang movie na napanood ko ng isang araw sa Netflix. So, itong movie na to ay medyo trending. Ang title niya is... So, ang leader dito sa movie na to, si Paolo Contis, si Alessandro De Rossi. So, ang movie na to ay tungkol sa isang magkarelasyon na pupunta na dapat sila sa next stage ng relasyon nila, which is magpapakasal na sila dapat. So, nag-propose na dito sa movie na to si Paolo, which is Benjamin, doon sa girlfriend niya na si Alessandra De Rossi. So, anong nangyari dito? Parang una, akala nila okay naman yung relasyon nila since matagal na silang magkakilala. At since ano yata, high school or elementary, magkakilala na sila. 13 years na rin silang together. So, plano ni Paolo, since gustong-gustong puntahan ni Alessandra De Rossi yung Iceland. So, anong nangyari? Nagplano si Paolo, nag-ipon siya para magawa niya ng paraan na makapunta sila sa Iceland. Doon sila makapag-prenup. Tapos, nung dumating sila sa Iceland, doon nila natuklasan yung mga pagkakaiba nila sa isa't isa. Doon yung tipong nawawalan na sila ng pasensya sa isa't isa. Parang gusto nung isa, tapos yung isa naman, ayaw naman. So, dito sa movie na to, pinakita yung sides ng relationship ng isang lalaki. Ng lalaki sa kababae. So, yung babae, mayroon silang gusto na ayaw ng lalaki may vice versa. May gusto sila sa isa't isa na minsan ay sininagkakatugma. So, akala nila, okay sila. Parang smooth sailing lang lagi yung relationship nila. Pero dito sa movie na to, pinakita na meron din pala silang pagkakaiba na hindi pa nila natutuklasan sa isa't isa. Pagdating nila sa Iceland, may mga plano na hindi natutuloy. Minsan, gusto ni Alessandra De Rossi pumunta sa lugar na ayaw naman ni Paolo Contis. Ganun yung igot ng story nila sa Iceland. Tapos hanggang sa nagsawa na si Paolo, parang hindi na niya kaya na ituloy pa yung relasyon nila. So, sabi niya, huwag na natin ituloy yung kasal. Nag-break na sila sa Iceland. So, moving forward, after 3 years, pinakita na sa mga eksena na nagsasalita si Paolo sa kanyang parang prenup. So, akala ko prenup na nila ni Alessandra yun. Pero, prenup niya sa ibang babae. He ended up with another girl. So, nagplano si Paolo na isara na yung resto bar nila ni Alessandra De Rossi. Yun nga lang, yung isang crew dun, ang sabi niya kay Paolo, "Sir, alam na po ba to ng girlfriend niyo?" Sabi, "Kamusta na po ba siya? Magaling na po ba siya?" Tapos parang na ano si Ben na anong nangyari? Ba't ganun? Ba't parang may nangyari ba na hindi ko alam? Tapos yung pinuntahan niya sa bahay si Alessandra De Rossi. Tapos yun, nagkaroon sila ng confrontation. Kung bakit nagkaganito, bakit nagkaganyan. So, eventually, nakita niya si Alessandra De Rossi na parang medyo skinhead na. So, sabi, ano nangyari? Sinabi na ni Alessandra na after sila mag-break up sa Iceland, nagkaroon siya ng parang mga symptoms na sumasakit yung ulo. Tapos, ang beses habang nagbabar siya, parang bigla siya nag-collapse. Yun pala, meron siyang brain tumor. Iyak si Paolo, tapos sabi niya, "Ba't di mo sinabi sa akin?" Sabi ni Alessandra De Rossi, "Ba't ko pa sasabihin sa'yo? Eh, masaya ka na naman na. Sa mukhang naka-move on ka na." Sabi ni Paolo. Hindi nakapagsalita si Paolo, umiiyak lang siya. Tapos, may isang eksena ron yung talagang napaiyak ako. Medyo nakakayakas itong movie na to. Sa movie na yun, may eksena na kumanta si Alessandra De Rossi dun sa bar, kasama niya si Paolo Contis. Yun, kumanta sila ng I Will Be Here. Tapos nag-iiyakan sila pareho.
Yung movie, may magandang ano siya, parts. Yun nga, yung isa na yun, yung nakakayak na yun. Tapos yung last part, yung nanonood sila ng sunset. Since, paborito kasi ni Lex De Rossi na manood ng sunset. Siya, nung namatay na siya, sa balikat ni Paolo Contis. Ang pinakamaganda rito sa movie na to, yung sabi ni Alessandra, magsulatan tayo sa isa't isa since ginagawa natin yun dati, ba't di natin gawin ngayon? So parang, di ba, hindi na uso ngayon yung sulatan pero yun pa rin yung trip niya. Para lang maitabi daw yung memories nila ang dalawa dun sa Iceland. So para sa akin, maganda tong movie na to, siguro 9 out of 10. Medyo konting sablay lang din na may mga boring parts. Mga nag-usap lang sila ng kung ano-ano or yung nag-aaway sila. Sa dito sa movie na to, pinakita yung Aurora Borealis. Maganda pala nun. Parang gusto ko lang talaga pumunta ng Iceland. So ayun, panoorin nyo tong pelikula na to. Available siya sa Netflix. Hanapin nyo na lang doon. Makita nyo siya kasi trending siya ngayon. Number 2 siya sa trending na movie sa Netflix. So panoorin nyo na siya habang nandun pa siya. 2018 pa to pinalabas pero ngayon lang siya pa naka-nag-trend kasi nga nasa Netflix na siya. So that's it for this vlog. Ako nga pala rin si Boss Boy Saligay. Salamat sa panonood, sa mga nagsasubscribe. Salamat sa mga nanonood, salamat sa mga nagko-comment, nagla-like, salamat. At sana patuloy pa rin kayo manood dito sa vlog ko. So till next time. Ako nga pala ulit si Boss Boy Saligay at nagsasabing kung hindi mo kaya, pagawa mo sa iba. So that's it. See you next vlog for another review. Kung meron man o kung ano man i-post ko, panoorin nyo na lang. Pakiring na rin yung bell para updated kayo sa mga videos na ginagawa ko. So that's it!